welcome back po sa aking YouTube channel. And for today's video, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang gagawin natin ay 30 facts about me. So, ano ba yung facts? Facts ay mga bagay na totoo, either napagdaanan ko, or it's either tungkol sa akin, or it's either experience ko, or anything na totoo about me na malamang hindi niyo po alam. Kaya gusto ko yung i-share sa inyo today. Guys, baka akalain niyo wala akong salawal, pero may shorts po ako. Talagang malaki lang yung t-shirt ko. Okay, meron po tayong notebook kung saan naglista ako ng mga facts. Guys, please, tulungan niyo ako. Mag-suggest po kayo, mag-comment kayo kung ano pa yung mga videos na pwede natin gawin habang naka-quarantine. Nakakabuang na po to. Nakakabuang na kung ano yung i-content, kung ano yung pwede nating i-video. Kasi sobrang limited eh. Gusto ko sana gawa ng mga recipes, kaso pahirapan din tayo mag-grocery ngayon. Tingnan natin kung magagawa natin yan. Basta tulungan niyo ako. Please comment down below any ideas or video suggestions. Simulan na po natin. So, first fact, I am a tea lover. Tea person po ako, di ba? May mga taong coffee person ka ba or tea ka ba? Sobrang addicted ako sa iced tea. Sobrang obsessed ako sa iced tea. Yun yung favorite, pinaka-paborito kong drink sa buong mundo. Sobrang sarap niya. Tsaka, doon ako nakakakuha ng sugar rush ko. Tapos, lately ko lang na-realize na pag walang iced tea na available, lagi ako nag-order ng milk tea. Tapos, pagdating naman sa ice cream, ang favorite kong flavor ay green tea. So, as in araw-araw, kaya ko uminom ng liters of milk tea or, of course, liters ng iced tea. Umabot na sa point na yung obsession ko sa iced tea, bumili na ako ng sarili kong iced tea dispenser na para sa iced tea lang, ah. Tsaka, umabot na sa point na hindi na ako tinatabla ng acid ko dahil sobrang sanay na yung katawan ko sa iced tea. Parang it's been years simula nung last akong nakaramdam or dinatna ng acid. Sobrang addict ako sa iced tea, milk tea, green tea. Yan. Pangalawa po, I was a figure skater before ako pumasok ng showbiz. Lagi ako tinatawanan ni Nash kapag napapanood niya yung luma kong audition video nung sumali ako sa Star Circle Quest. Dun kasi ako pumasok sa showbiz, guys. Dun ako sumali. Summer Kid Quest yun, actually. Summer edition siya. Nung nag-audition ako, sabi nila, anong talent mo? Sabi ko, kaya kong mag-figure skating na sayaw or ballet, ganyan. So, mukha akong tanga. Nakapang figure skater ako. Tapos, nagsasayaw ako ng shoo, ganyan. Nawala namang yelo. So, nag-train ako before and I was supposed to compete sa Singapore. Naalala ko yung kanta ko noon was Under the Sea ni Little Mermaid. Hindi lang natuloy kasi yun nga, pumasok na po ako na SEQ and nag-start na yung showbiz career ko. So, hindi ko na siya na-pursue. Pero hanggang ngayon, mabilis pa rin ako mag-skate. Hindi ko na lang kaya talaga yung mga form and everything. Pero masaya pa rin. Masaya siyang experience. Kahit pa paano, alam pa rin ang katawan ko. Hanggang ngayon. Third fact. I was a very, very weird kid. Mahilig ako sa kababalaghan. Sobrang mahilig ako before sa mga ghost stories, ganyan, makukula, manananggal stories, kapre. Mahilig ako sa witchcraft and anything related to witchcraft tsaka sa mga fictional characters like vampires, ganyan, werewolves. Naalala ko nung nag-interview ako kay Tito Boy, nung time na nag-tito ako, tsaka sa, basta sila Miss Rufa, Ana, tsaka si Miss Ai-Ai. Ayan, si Mami bumulong. Ai-Ai daw. Ayan, si Miss Rufa tsaka si Miss Ai-Ai, in-interview nila ako. Kasi, syempre, horror thriller movie yun. So, in a way, dun ko nalabas yung side ko na may dala akong witchcraft na book. Tapos, sobrang creepy ko. Totoo ba nakakakita ka ng mga engkanto? Tinawag lang po nila ako para tignan sa picture na nakataas po yung buhok nung wardrobe na naka-headband. Yes, it's called Wizardology. It's about, like, everything about witches and wizards. You can do spells from this book. I just like to read books, like, parang creepy. Guys, naalala ko, sobrang lala. Nag-away kami ni Nash dahil dyan. Kasi meron ako nakitang sobrang lumang libro. Alam mo yung itsura ng libro, yung ganyan na siya, yung naturally ganito na siya, brown na siya. Alam mo yung konting ano, mapipilas na yung papel, yung mga pages niya. A witchcraft book yun na nakita ko, binigay kay ate, tapos may dedication pa, tapos parang sobrang antique, sobrang,
sobrang enchanting tsaka mysterious ng itsura niya. So parang feeling ko, ah, may powers to, ganyan-ganyan, ma-destined ako to become a witch. Tapos, itong si Nash, pabibo, kasi nga crush niya ako, ganyan-ganyan. Kinukulit ako, hanggang sa kinulit-kulit ako, napunit niya, as inapunit niya yung, hindi yung loob ah, napunit niya yung labas. Kunyari, ito yung libro yan. Eh, manipis lang kasi yung ano nun. Napunit niya. Galit na galit ako. Halos sapakin ko na siya talaga. Ginawa ko, tinape ko yung buong libro. Tapos, galit na galit talaga ako sa kanya. Tapos, next taping namin ng Gawing Bulilag, binala niya ako ng bagong witchcraft na book. Tapos, kunyari pa ako na hindi ako na-touch. Sinasabi ko na gusto ko yung luma kasi may power yun. Alam mo yun? Mas may dating sa akin yung luma. Feeling ko mas totoo kaysa yung bagong bili na galing National Bookstore. Fourth fact, I love mermaids. Nung bata ako, naalala ko, nagko-collect ako ng The Little Mermaid items, which is si Little Mermaid mismo, si Ariel. Tinutulungan din ako ng mommy ko mag-collect every time, kahit nung nagtrabaho siya ng 15 years sa Japan, kapag nag-ano siya, nagkumukuha siya ng Ariel items. Para sa akin, kahit nung... Hindi lang from Japan. From you? From America? Oo, ayun. Basta kahit saan siya magpunta, binibilan niya ako ng The Little Mermaid collectibles, Ariel stuff. So, ayun. Collector ako ng The Little Mermaid before. And up to now, feeling ko pa rin mermaid ako. Hindi pa lang ako tinutubuan ng buntot, pero tutubo yan mamaya. Fifth fact. Meron po akong secret barcode sa katawan ko na hindi ko alam kung try niyo hulaan kasi bibigyan ko kayo ng 10 seconds, gagawin natin tong Dora the Explorer. May ano po tayo dito, meron tayong collaboration and engagement with the viewer. So, ayan po, hulaan niyo ako sa new secret barcode na sinasabi ko sa katawan ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nahulaan niyo ba? Hindi ko alam kung ano man yung sagot nyo. I-keep nyo yun sa utak nyo. Wow, magic trick! I-keep nyo yun sa utak ninyo, sabihin ko po sa braso, dito. Ayan, kinabahan ako. Akala ko dito, tapos mapapahiya ako kasi tinatanong ko kayo, tapos ako mismo hindi ko alam. So, ayan po, meron tayong secret barcode. Actually, sa Japan po kasi ako pinanganak, sa Tokyo, Japan. Sobrang weird nung bakuna nila doon, yung vaccine nila doon. Hindi siya yung iisa na parang malaki. Ano siya? It consists of 16 small dots. 16 siya, 16 in 1. So, imagine niyo suklay. Para siyang stamp. So, imagine niyo suklay, yung maraming bristles. Tapos, chup, ganun. Ganun siya. So, ipapakita ko yan sa inyo. Ayan. Ayan, kita niyo ba? Ayun, nakikita niyo ba yan? Nag-fade na yung iba, pero 16 po yan. Ayan. Ayan, guys. Weird siya kasi, alam mo yan, minsan pagpupunta akong grocery, minsan parang gusto ko nalang i-doop. Mukha talaga siyang barcode. Mukha siyang secret spy code or secret stuff. Pupunta akong grocery, minsan nilaloko ko yung mga ano dun. So, eh, may ano po ako, may barcode ako sobra. Toop! Ganyan. Ayan, next! Fact 6. Meron po akong dalawang tattoos as of now. Meron ako dito. Ayan. Kung makikita nyo. Okay, so, meron ako yan. Tsaka, tama ba? Dito ba o dito sa kabila? Dito ata. Ayan. Mami, nandito ba yung tattoo ko? Hindi ko alam. Nandito ba? Ang ibig kong sabihin ng tattoo ko dito ay Mariko. My own handwriting in Japanese. So, this is Ma, this is Ri, this is ko. First name ko. And then, yung dito ko ay... Guys, may vlog po yan. Yan po aking first spontaneous tattoo na biglaan. Kasi hindi ko alam ba't ko ginawa. Tapos trip-trip lang. Tapos, check nyo na lang yan sa aking YouTube channel. But, to make the story short, yan po ang remembrance ko at inspired yan ng aking yuma ako po na brother, si Kuya Ed. So, kamay niya yan, picture niya na nakaganon. So, pinasketch ko yung mukha niya na kita yung kamay niya and everything. Pero, hindi maganda yung itsura, hindi siya bagay. So, naiwan na lang yung kamay na nakaganon. So, hindi po yan ang malangot, hindi po yan ganon, hindi po yan, alam mo yun, Girl Scout or hindi po yan... Peace. Picture po yan ng kuya ko. Insert ko na lang din yung picture dito para mag-get nyo kung ano yung sinasabi ko. Fact number 7. Sobrang favorite ko yung series na Buffy the Vampire Slayer. Kung may isa akong series na talagang paborito at feeling ko nakaka-relate ako, feeling ko ako si Buffy. Sobrang luma na itong series na to. It's about, ayun nga, si Buffy na Vampire Slayer. Siya yung chosen one na magsisave sa mundo at magsisave sa Hellmouth laban sa mga vampires.
lumang-luma na po to, and napasa to sa akin ng ate ko kasi feeling ko nakuha ko yung hilig ko sa vampire, sa witchcraft, and everything kay ate kasi si ate sobrang hilig sa fiction. So, ayun, siya yung talaga may paborito ng Buffy and napasa niya sa akin. Tapos, ilang beses ko na siyang naulit pero sobrang solid niya pa rin. Nalala ko dati, nagpapa-edit pa ako kay Kuya Philip ng mga pictures ko na ako si Buffy. Fact number 8. Nung bata po ako, fluent ako sa German tsaka sa Japanese. Sa Tokyo po ako pinanganak sa Japan. Tapos nung umuwi ako dito, kinailangan ko mag-aral ng English, of course, and Tagalog para makapag-aral ako dito, para makapag-school ako, para makapag-showbiz ako and everything. Tapos, nawala na sa utak at katawan ko yung German tsaka Japanese. Gusto ko siya matutunan ulit. Kung matututo ako ulit ng Japanese and German, bali fluent na ako sa 4 languages. Si Mami, marami din siyang alam na languages kasi 15 years siyang nagturo sa Waseda University sa Japan. So, language teacher po siya, guys. Language professor po siya. Number 9. Hindi po ako kumakain ng matamis. Hindi ako mahilig sa matamis. Candy, chocolate, dark chocolate lang. Pero like, hindi pa rin. Donuts or kahit na ano. Feeling ko, kaya nagkaroon ako ng, parang nag-develop ako ng addiction sa iced tea. Kasi kahit barbecue or kahit matamis na ulam, yung nilaga, lagyan mo ng, anong tawag dun, mami, ng saging, tas tumatamis. Ayoko. Mahilig lang talaga ako sa ulam na maalat tsaka maasim. Pwede din konting maanghang. Pero matamis talaga, no. Lalo na kapag ulam. Kaya nag-develop ako ng addiction sa iced tea. Kasi yun nga, dun ko nakukuha yung sugar rush. Tsaka, kaya siguro sobrang lakas ko din magkanin. Kasi, di ba, pareha siyang sugar. So, ayun. Yun lang yung sweets na gusto ko. Kanin at iced tea. Fact number 10. I had my ears pierced siguro around 5 to 6 times na. Kasi, fun fact, wow, may fun fact pa tayo. Pinanganak po ako sa Tokyo, Japan po ulit. Inuulit ko po, kung di nyo pa nakuha kanina, doon po ako pinanganak. Tokyo, Japan. Sa Japan po yan, ang Tokyo. Ganun na nga yung bakuna nila. Sobrang unique nila, guys. Galing din ang mga Hapon eh. May sarili silang ginagawa. Ayan, may ganun na nga, mga barcode na nga yung bakuna nila. Hindi sila nag-pierce ng mga sanggol. So, pag pinanganak ka, hindi ka tulad dito sa Philippines na pag pinanganak ka, agad-agad lalagyan ka na ng butas para mag-adjust na yung ears mo. Tapos pagtaki mo, hindi na issue sa'yo, hindi na mahirap magpalit-palit ng ano kasi, di ba, nag-heal na yung sugat. Sa Japan po, hindi nila ginagawa yon. So, yun sabi ni Mommy, kailangan old enough ka to decide for yourself kung gusto mo bang magpabutas or hindi. I like that thinking. Kawawa naman yung mga sanggol na hindi nila napipili na kung gusto nila magpabutas or hindi. Hirap na hirap ako. 6 na beses na ata ako nagpapabutas in total. Kasi hindi sanay yung tenga ko eh. So every time magpapabutas ako, kunyari may, nung nasa ABS pa ako before, kunyari mag-shoot ako ng MMK, ganyan. Tatanggalin one day kasi ayaw nila na may ganun sa story, ganyan, tatanggalin. Tapos kapag ibabalik ko, the next morning, pagka-pack up, wala na. Parang nagkakaroon na siya ng laman na makapal, tapos hindi ko na siya, mapapasok siya sa harap, pero hindi na siya lulusot. Nagharang, para siyang sobrang bilis ko mag-heal na nung tenga ko. Minsan, nalilito na rin ako. Parang iba-iba na yung marka niya, ng butas niya. So, ang dami ko. Dito lang sa ilalim na yan. Parang ang dami ko siyang pwedeng pasukan dito sa ilalim na yan. Kasi ilang beses na siyang binutasan, tapos magsasara ulit, tapos bubutasan ko ulit, tapos magsasara ulit. Ayan, all in all, 6 times na po. Meron din akong helix piercing and dalawa sa helix pala. Tsaka, ayan, tatlo dito. Fact number 11, ang favorite band ko po, favorite musician ko ay ang Coldplay. The Scientist, Yellow, kahit yung Parachute, sobrang na-appreciate ko. Sobrang genius ng Coldplay. Wala silang kantang tapon, wala silang kantang basura. Lahat ng kanta nila well thought of. Lahat ng kanta nila, yung lyrics, may malalim na meaning, may pinanggagalingan parate. Either mabigat, masakit, or hopeful, tsaka inspiration. Sobrang inspirational. So, sobrang idol ko po ang Coldplay talaga. Yeah, wala na akong ibang masasabi. Sobrang love ko sila. Sila talaga yung, para sa akin, pag music, Coldplay lang talaga. Pag kung ano mang mood ko, mahahanap ko dun sa Coldplay. Tsaka, sobrang appreciate ko and pinavalue ko yung kung paano sila magbigay ng titles sa mga songs nila. Alam mo yung minsan walang connect dun sa song, pero favorite ko yung Strawberry Swing na title, yung Parachutes, tsaka yung
baba. Yung ink, magaling sila gumawa ng kanta and everything. Ang galing nilang mag-concert, ang galing nilang mag-show. Grabe. Hands down ako sa Coldplay. I love you, I love you, I love you. Best band ever. I love Coldplay. Fact number 12, I worry too much. Ayan, totoo po yan. Sobrang overthinker ko. Sobrang nag-worry ako sa lahat ng bagay. Actually, anything na may konting negative na notion or feeling, sobrang nag-aalala na ako. Feeling ko magbo-blow up into a very big problem. Sobrang takot ako sa isipin ng ibang tao sa akin or masasabi nila sa akin. Alam mo, inisip ko lagi na galit ba siya sa akin? Galit ba tong tao na to sa akin? Basta sobra. Minsan kahit walang problema, pinaghahandaan ko na. Napaghandaan ko na isang buong taon bago pa dumating yung problema. My mind works in unimaginable ways. Dapat nga sweldohan ko na yung utak ko eh, kasi grabe-grabe siya magtrabaho talaga. Ayan po, hindi ko na masyado i-explain yan sa ibang video na lang. Coming soon. Fact number 13. Sobrang ambitious ko, tsaka sobrang perfectionist ko. Kaya, most of the time, I am too hard on myself. Pagdating sa dreams ko, pagdating sa mga goals na gusto kong magawa or ma-attain, sobrang hard ko sa sarili ko and minsan hindi ko na nakikita ko ano ba yung success or na-achieve ko. Parang masyado akong dinadown yung sarili ko. Kaya parang may times na hindi ko na masisimulan yung gusto kong gawin. Kasi feeling ko, pag nagsimula ako, tas wala na agad ako dun sa level, sa sobrang taas sa standard na gusto ko, parang hindi yun para sa akin or hindi siya mag-work. So ngayon, ang ginagawa ko, kapag may gusto kong gawin, hindi ko na inisip, hindi ko na pinaghahandaan masyado. Gawin ko na lang and then, let's see from there kung mag-improve ako or something, pero hindi na ako nag-expect ng sobrang lala. But, personality ko talaga yan. Ganun talaga ako ever since. Sobrang overachiever ako. Sobrang binibitap ko yung sarili ko pag hindi ako umabot sa sariling standard na nilagay ko sa sarili ko. Sad, but that's life. Okay, so fact number 14. Sobrang addict po ako sa green at sa black na color nung bata ako. And nakainom po ako ng, maniwala kayo sa hindi, efficacent oil. Akala ng mami ko nung, ilan taon ako naman nun, ma? One year old pa lang ako. Nakainom po ako ng efficacent oil. Akala niya, ba't ako parang lasing na nagsasasayaw? Parang nahihilo ako. Tapos maya-maya, nagsusuka na ako and everything. Tapos sumiiyak na ako kasi sobrang sakit ng tiyan ko. Ganyan-ganyan. Still, tinakbo ko sa ospital. Binombahan yung tiyan ko. Tapos yun nga, nakainom pala ako ng bote ng efficacent oil. So, buti na lang bata pa ako nun kasi yung maalala kung gaano kainit at gaano kasakit yun sa tiyan at sa lalamunan. Diyos ko po. Kung ang Vicks masakit, minsan kapag sobrang dami mo nilalagay sa balat, mainit, o kaya white flour, Diyos ko, imagine nyo nandito yan sa loob. So, yun po ang malungkot na story ng aking dalawang paboritong kulay nung ako'y bata pa, ang green at black. Fun fact number 15, nawala po ako sa Disneyland. Nung nag-Hong Kong kami sa taping ng Going Bulilit, etong si Siraulong Nikki Bagaporo, be, kung nanonood ka, hindi ko nakakalimutan itong ginawa mo sa akin. Niyaya niya ako, habang nagtitake sila, ganyan. Hindi kasi kami yung kinukunan nung time na yun. Sabi niya, be, pasok tayo dito sa store na to. Ano, bili tayo ng souvenir, ganyan. Tingin tayo ng mga gamit sa souvenir shop ng Disneyland. Tapos, sabi niya, be, sisigawan kita kapag paalis na sila, lalabas na tayo. Okay? Ganyan. So, inihintay ko siya sumigaw para, be, ano na? Sabi ko, hindi po ba sila maalis? Ganyan-ganyan. Maya-maya sumigaw. Hindi sinabi ni Loco, dalawa pala yung exit nung Disneyland. Merong entrance sa harap, merong entrance sa gilid. So, lumabas ako dun sa isa. Paglabas ko, wala si Nikki, wala yung buong cast, wala yung buong crew ng Going Bulilit. Naligaw ako. So, siguro mga 3 oras, akong nawawala, iyak ako na iyak, tapos pumunta ako dun sa isang shop na pahirapan makahanap sa Hong Kong noong time na yun ng nakakaintindi at marunong mag-English. So, ayan, sabi ko nawawala ako, ganyan, tapos yun. Nahanap naman ako, pero guys, ilang taon ako nun, mami? Ayan, mga nasa 9 years old, 10 years old lang ako nun. Kung di ako nakahanap ng nakakaintindi ng English ngayon, siguro nandun pa rin ako sa Hong Kong ngayon. Doon na ako nakatira, hindi na ako nahanap, hindi na ako nakabalik ng Pilipinas. Visit ka din. So, for fact number 16, nabanggit ko ang Disneyland. Sobrang in love ako sa Disneyland. Lagi kong sinasabi kahit sa past videos ko or sa aking interviews or kwentuhan, kahit saan man. Lagi kong sinasabi na feeling ko kahit magkaroon ako ng sarili kong family or magkaroon ako ng sarili kong anak, pag... Alam mo yun, pag dinala ko yung anak ko,
mga anak ko or yung pamilya ko sa Disneyland, parang ako pa yung pinaka matutuwa dahil sobrang kid at heart ako. Sobrang saya ko pag nasa Disneyland ako. Ayun, yun lang. Sobrang in love ako sa Disneyland and nasa ibabaw din yan ng bucket list ko na madalaw, mapuntahan, and makasakay ako sa rides ng lahat ng Disneyland sa mundo. Comment down below kung fan din kayo ng Disneyland at kung ano yung pinaka-favorite nyo na napuntahan yung Disneyland. Sobrang addict din ako sa roller coasters. Basta, ano, thrill seeker ako. Tsaka sobrang spontaneous ko. So, hindi ako yung KJ mo na friend na pupunta kayong EK, mag-film tape kayo, tapos hindi naman sasakay. Ako yun, kahit bigyan mo ako na isang buong araw, kahit 100 times, sasakay talaga ako. Hindi ako mahiro, hindi ako kahit na ano. Yan po. Mga katatlo, apat na kanin ako. Pero, meron akong technique. 14 years na po ako sa business na to. Surgery po yun, ha. Don't get me wrong. Biglang, gaganon sila. Dahil,